Noong July 1648, ang Swedish Army ay pinagnakawan ang mga koleksyon ni Emperor Rudolf II sa Prague noong huling panahon ng 30 taong digmaan. At kasama sa mga kanilang kayamanang ninakaw ay ang tinatawag na Codex Gigas o Giant Book o mas kilalang bilang The Devil's Bible. Ngunit bago natin simulan ang istoryang ito, kung gusto mo na mga ganitong klaseng kaalaman o video, maring pindutin ang subscribe button sa ibaba kasama na ang notification bell icon para ma-notify ka sa bawat bagong video upload ng ating munting channel. Ang Codex Gigas ay kilala at sikat sa buong mundo bilang pinakamalaking libro o medieval manuscript na may sukat na 36 inches ang taas, 20 inches ang haba at 8.7 inches ang kapal. At ito'y tumitimbang na mahigit na 74.8 kilogram. Ang Codex Gigas ay gawa sa 300 leaves of vellum na pinaniniwalaang gawa sa balat ng 160 donkeys. Pero bago natin ituloy, ano nga ba ang vellum? Vellum is prepared animal skin or membrane that are typically used as a material for writing or to produce single pages and scrolls. Sa madaling salita, ang vellum ay isang uri ng material at proseso na ginagamit ng sinaunang panahon para makapagsulat gamit ang balat ng isang hayop. Ang Codex Gigas ay mayroong 320 sheets, ngunit pinaniniwalaan ang ibang parte o pahina ng librong ito ay pinunit, kinuha o ninakaw. At walang nakakaalam kung sino ang may gawa at kung ano ang kanyang pakay sa pagpunit at pagnakaw ng parte ng pahina na tinatawag na The Devil's Bible. Pinaniniwalaan rin na ang pahina na napunit ay ang The Rules of Saint Benedict na isang guide sa isang monastic life noong 6th century. Ang sulat kamay ng tinaguriang The Devil's Bible ay kapansin-pansin ring consistent o hindi pa bago-bago na kung saan pinaniniwalaang iisang tao lamang ang may gawa nito. At ang sulat kamay sa buong libro ay walang sinyalis ng pagkakatanda, pagkakasakit o pagkawalang gana sa pagsusulat ng mismong gumawa ng libro. Kaya pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang Codex Gigas o ang tinatawag na Devil's Bible ay ginawa sa isang napakaikling panahon lamang. Ngunit ayon sa pag-aaral at pag-iimbestiga o teorya, ang pagsulat raw ng buong librong ito o ang Codex Gigas ay maaring abutin ng 20 to 30 years. And yes, you heard it right, 20 to 30 years. Kaya isang napakalaking misteryo sa mga eksperto kung papaano naging consistent ang sulat kamay ng gumawa ng librong ito at tila ginawa lamang sa isang buong araw. Ang laki, sukat at detalye ng laman ng librong ito ay imposibleng tapusin sa isang napakaikling panahon ng isang normal na tao. Kaya't pinaniniwalaan na ito'y ginawa sa tulong ng isang demonyo. Ngunit ano nga ba ang nangyari? Paano napasok ang isang demonyo sa isang napakalaking librong ito? Ayon sa ibang teorya o istorya, na ang nagsulat daw ng Codex Giga o Devil's Bible ay isang monghe o monk na sumuway sa kanyang monastic vows na nahatulan ng kamatayan. Siya ay nakatira sa Bohemia na kasalukuyang parte ngayon ng Czech Republic. Ikukulong na sana sa isang silid o masikip na sulok ang nagkasalang monghe hanggang siya ay mamatay, ngunit para maiwasan ang mahigpit na hatol o kaparusahan, siya ay nangako na gagawa siya ng libro sa loob lamang ng isang buong gabi patungkol sa kasaysayan ng tao, kaalaman at pag-glorify o pagpuri sa monasteryo kapalit ang kanyang kalayaan. Ngunit pagdating ng madaling araw, napagtanto niya at sigurado siya na hindi niya matatapos ang libro ng mag-isa sa isang buong gabi at maaari niya itong ikamatay pag ito'y hindi niya nagawa o natapos. Kaya naman, siya ay nagsagawa ng isang espesyal na dasal na kung saan ang dasal ay hindi patungkol sa Panginoon at ito'y patungkol sa isang fallen angel na si Lucifer para humingi ng tulong na tapusin ang libro sa buong gabi ngayon kapalit ang kanyang kaluluwa. Ang libro ay natapos, ngunit isinama ng monghe sa isang espesyal na buong pahina ang pagguhit ng isang imahe ng isang demonyo bilang pasasalamat sa kanyang tulong na kung saan. Sa mga sumusunod na pahina, ito'y naglalaman rin ng mga exorcism at magic formula.
At ayon sa National Library of Sweden, the devil is shown alone in an empty landscape. He is crouching with his arms held up, and he has only four fingers and toes, and wears an ermine loincloth. Ermine loin is usually associated with royalty, and it's used here to emphasize that the position of the devil as the prince of darkness. Ngunit kaharap ng pahina ng imahe ng demonyo, meron ding nakaguhit na heavenly city na iniinterpreta bilang heavenly Jerusalem na binanggit sa Book of Revelation. Ang mga content o text bago ang imahe ng heavenly city ay patungkol sa mga pagsisisi. At sa susunod na pahina naman matapos ang imahe ng demonyo ay patungkol sa mga exorcism or magic formulas. Ang unang imahe ay pinaniniwalaan na nagre-representa sa isang gantimpala sa mga may takot sa Panginoon, at ang pangalawa ay katakot-takot na pangyayari para sa mga makasalanan. Sa kasalukuyan, ito'y matatagpuan sa National Library of Sweden in Stockholm. At hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung saan nga ba talaga nanggaling o sino ang tunay na gumawa ng Codex Giga o ang tinaguriang The Devil's Bible na ito rin pinaniniwalaang isinumpa, at kung sino man ang magmamay-ari nito ay mamalasin at magkakasakit. Ngunit sa kabutihang palad, tila ang National Library of Sweden ay immune sa sumpa ng The Devil's Bible. Bago ka umalis, kung nagustuhan mo ang mga video ng ito, please give it a like at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa bawat bagong video upload ng ating munting channel. Dahil marami kaming ihinahandang mga dagdag kaalaman para sa iyo. Hanggang sa muli at maraming salamat. Peace!